Hi guys, welcome to my channel. In this video, itatry natin kung pwede ba gamitan ng steel BBs itong airsoft revolver. So ito yung steel BBs natin. 6mm steel BBs. Nabili ko lang sa Shopee. 150 pesos. 200 pieces na yung seller from China. Kung familiar kayo sa Crossman na brand, meron silang binibenta na ganito. Ang pangalan is Crossman SNR 357. So yung Crossman SNR 357, dual ammo siya. Ang bala niya is steel BBs at pellet. Pero 4.5 mm 'yon or 177 caliber. So mas maliit yung barrel nun. So itong rin 'yon, yung mismong barrel na 'to. Itong Wingun 708 at saka yung Crossman SNR 357, isa lang. Ang pinagkaiba lang nila is yung inner barrel. Ang inner barrel nun is smoothbore din tulad nito, pero 4.5 mm yung inner diameter niya. Pati yung shells niya ganito rin. Ganitong ganito rin yung shells, pero mas maliit lang yung butas dito sa harap. Kasi nga 4.5 mm steel BBs ang ginagamit sa kanya. So kaya naisipan kong bakit hindi pwede dito sa Wingun 708 ang steel BBs, pero dun naman sa SNR, Crossman SNR, pwede naman dun. So ito, gusto ko lang matry, balaan siya na ng steel BBs. Okay, try muna natin. Lagyan ng steel BBs itong shell natin. Yan. Swak na swak naman. Dahil nga, tama naman to, 6mm steel BBs. Yung weight nga pala nitong steel BBs na to, kung tama ang computation ko, nasa 0.90 grams yung weight niya. So, for comparison lang, ang kadalasan gamit ko na plastic BBs, ito, 0.23 grams. Kumpara natin sila. Yan. Plastic BBs at steel BBs. Ang weight nito, 0.23. Ito, nasa 0.90. So, ang bigat niya. Almost times 4 na. Ay, almost times 5 yung bigat. Ganun kabigat itong steel BBs natin. So ngayon, tatry natin kung okay ba siya sa Wingun 708. So hindi ko kayo hinihikayat na gamitin itong steel BBs sa airsoft guns nyo. Dahil itong steel BBs, pwedeng magasgasan, ma-wear and tear yung inner barrel nyo. Kahit ako, hindi ko to itatry sa iba kong airsoft guns tulad nitong WE-1911 ko. Hindi ko siya itatry. Ayoko madamage yung inner barrel nya. Talagang dito lang sa revolver na to, dahil meron siyang mga versions na steel BBs ang bala. At saka guys, hindi rin pala pwede to sa war games itong steel BBs, dahil masyado siyang masakit pag tumama. Plastic BBs lang ang allowed sa
game site. Lagyan na natin ng steel BBs itong mga shells natin. So mga gustong bumili nitong steel BBs sa Shopee, search nyo lang 6mm steel ball. So ayan na yung shells natin, loaded na ng steel BBs. Pero syempre try muna natin dito kung swak siya sa barrel natin. Bago ako mag video, nagtry na ako nito. Tinry ko ilusot yung steel BB sa barrel. Yan, lumulusot naman siya, nalalaglag siya sa kabila. Yan. Indication na tama yung size nitong steel BBs natin. 6mm. Yun. Nalalaglag. Tsaka dito pa lang naman sa shells natin, hindi siya papasok sa shells kung hindi siya 6mm. So, tinry ko lang yun para malaman kung talagang 6mm siya. I-load na natin sa windgun 708. So, yan. Wala pong CO2 to. Kaya safe siya. Walang CO2. So, yan ang itsura niya. Ang ganda tignan dahil silver tong revolver natin. Tapos, silver yung bala. So, itong steel BBs ko, 200 pieces lahat to. Hindi ko to gagamitin lahat sa airsoft revolver. Para lang to sa testing, para lang sa video sa YouTube. Dahil ayoko rin naman na masira yung inner barrel ko. So kung gusto niyo i-try ito, nasa sa inyo yon. Pero advice lang, huwag nyo siyang gagamitin sa ibang airsoft guns nyo, sa AEG, gas blowback pistols, dahil nga baka masira yung inner barrel nyo. So dito lang talaga, dahil itong Windgun 708 ay may versions ng steel BBs ang bala. So pag binalaan natin siya nitong steel BBs, bali parang air gun na siya. Dahil ang air gun is bala, steel BBs, bulitas, kung tawagin natin, at lead pellets. Try natin gamitan ng magnet tong steel BBs natin. Ito yung magnet natin. So yan, talagang made of steel siya. Dumidikit sa magnet. Ayan. So, legit yung seller sa Shopee. Bago nga pala ako bumili nito, binasa ko rin yung mga reviews. Meron ako dalawang nakitang customer din na ang review nila, yung isa, ginamit niya sa Glock na gas blowback airsoft pistol. Yung isa naman sa spring type. Hindi ko advisable na gamitin siya sa mga ganong barrel. Dahil lalo na yung Glock, meron yung hop-up. So, syempre, steel BBs to. Baka masira yung hop-up rubber. Wala pa pala tong CO2. Bago tayo mag-test fire, lagyan natin ng CO2. Tanggalin muna ang shells for safety. Silicone oil. Lagyan ng konti itong tip ng CO2. Naparami. Balik natin yung shells. Ayan, loaded na yan.
Okay, ready na tayo para sa shooting test. Target 20 feet. Ayan yung target natin. Twenty feet, double action. Ang layo ng mga tama natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Six shots, 20 feet, double action. Try natin sa lata. Grabe nangyari sa lahat, ha? Sa plastic BBs, di ganito yung damage na nagagawa niya. Lumulubog lang, bihira mabutas. So, nagmintis yung ilang shots natin. Parang 4 shots lang yun yung tumama, or 3 shots. Pero tingnan nyo yung damage. Try natin sa bote. Nakapag-reload na ako. First shot, basag agad. So, nabutas yung plastic bottle. Ayun yung bala sa loob. Pag plastic BBs yung gamit ko, dito nabubutas. Pero sa steel BB, nabutas. Try natin dito sa ilalim ng lata. Nakasuot ako ng eye protection. So, di niya nabutas. Masyado itong makunat. Pero grabe yung dent. Ang lalim. So, yun na guys, no? Grabe yung mga damage na nagawa ng steel BBs. And check natin kung ano ba nangyari sa baril natin after natin gumamit ng steel BBs. Yung shells mukhang okay naman. Mukhang wala namang mangyaring hindi maganda sa shells. Itong barrel natin, hindi siya tinatapat sa akin, ha. Dito siya nakatapat sa gilid. Ayan. Yung inner barrel, chinek ko na siya kanina. Tinapat ko siya sa liwanag. Wala naman siyang scratches. Wala namang gas-gas. Tulad nga lang sabi ko kanina, meron tong version na steel BBs yung gamit. So, bakit hindi pwede dito yung steel BBs? So, yung result ng testing natin, accuracy test natin, medyo hindi maganda, no? Iba-iba yung tama niya dahil nga siguro steel BBs. 20 feet, ganun yung groupings. Tapos, yung sa lata naman, nakita nyo naman, butas yung lata. Grabe yung damage niya.
Tsaka dun sa bote, isang tira lang, nabasag agad yung bote. So yun lang guys, sana nagustuhan nyo tong video na to. Nakita nyo kung okay ba tong steel BBs sa airsoft revolver. So yun, nakita natin na pwede naman siya, gumagana naman siya. Para na siyang airgun ngayon. So, dalawa na airgun ko. Isang escopeta foot pump na lead pellet at isang airgun revolver. Bulitas ang bala. Pero ito, bira ko lang gagamitin to. More on plastic BBs pa rin ako. Para syempre, safe yung ating inner barrel. Pero yan guys, okay naman yung inner barrel natin. Wala siyang scratches. So yun lang guys. Thanks for watching. Please like and subscribe.